isang problema na naman itong mga bottles. Kahit naka-neutral yan, ayan. Malakas pa rin umiikot yung gulong niya. At sabi ng may-ari, pag nag-engage daw siya ng gear is namamatay. So susubukan natin kung talaga bang namamatay siya. Ang gagawin lang natin is tawag ito, shift lang natin siya sa first gear. Ayan, so naka-engage na siya sa first gear. And then second gear. So ayan, third gear lang siya, mga boss. Susubukan natin sa third gear. And then apakan natin yung pino kung talagang namamatay. So ayan mga boss, so ibig sabihin kumakagat siya. So dapat, ayan o, dapat ay ikot. Ayan mga boss, sensyano na mga boss. Ayan yung halaga ko mga boss. Ayan, sensyano na, maingay talaga dito mga boss. So naka third gear siya mga boss, pero ayan, ayaw umikot ng kanyang gulong, parang naka-clutch siya mga boss. So tatanggalin natin to dito, yung kanyang primary ko clutch. Titingnan natin yung clutch belt niya kung ano yung naging problema nito. So stay tuned mga boss. So ayan mga boss, nandito na tayo sa kanyang primary clutch. So ito yung clutch shoe niya dito. So kung titingnan niyo mga boss, dapat hindi ito gagalaw. So sumasabay ito. So ibig sabihin may problema sa ilalim ito, maaring mayroong hindi nakabit na spacer sa ilalim. So titingnan natin mga boss. Yan, kanina umiikot siya mga boss, ngayon nung niluwagan natin, ayan, hindi na siya sumasabay. A few moments later. So ayan mga boss, nabaktas ko na. And then sinubukan kong i-analyze kung ano ang naging dahilan kung bakit kumakapit yung clutch yo. So upon visual checking mga boss, itong kanyang side bearing, kasi nagpalit sila ng side bearing nito, possible mga boss is hindi ito na salpak ng maayos doon sa paglalagay sa crankshaft. So kasi may space pa kasi oh dito, dapat nakalibil sana ito, or siguro makapal ito compare doon sa standard na side bearing nito, yung original. Kaya ang nangyayari mga boss is itong shaft ng crankshaft is umikli siya. Kaya pag ikinabit ang clutch bell at pag pinasok yung clutch yo, pag hinigpitan sa nut is naiipit itong clutch bell. Dapat nakalitaw ito ng konti pag kinabit ito, itong clutch bell. So bali ito, pag kinabit itong clutch bell, nakalubog ito. So paglagay ng clutch yo at pahinigpitan is bali kumakapit siya. So ang gagawin ko nito mga boss para masolve ang problema nito is itong kanyang housing ng clutch yo, is babawasan ko to ng konti. Yan, babawasan ko to ng konti. And then ito rin, ito is babawasan ko siya ng konti para magkaroon ng space para hindi siya kumapit mga boss. So babawasan ko muna mga boss. A few moments later.
So ayan mga boss, tinry ko siyang ikabit at higpitan. So hindi na siya sumasama. Ayan, tumiikot na yung kanyang clutch bell. Ayan, pero hindi na ito sumasama. So yun lang yung ginawa nating adjustment mga boss. So kakabit ko na to mga boss. A few moments later. So ayan guys, nakabit ko na lahat and then double check natin. So ayan, hindi na sumasabay itong kanyang katsyo sa clutch bell pag iniikot natin. So good to go na to. Ibabalik ko na yung cover nito guys. Then testingin natin.